Hi, kumusta lahat kayo? Another update on the week 5, 6, 7 dito sa ruptured Achilles. Starting week 5, nag-iba na yung cast ko. Naging solid na siya. Before kasi removable yung cast kasi sariwa yung wound. So, natatanggal mo yung cast, nakabenda siya para malinis mo yung sugat. And then, on entering week 5, iniba na ni Doc yung cast, yung solid na matigas kasi pinosisyon niya na yung paa mo na almost neutral. Binanat na niya, ginawa niya yung almost neutral position, and then kinas niya. And that's for 2 weeks. Medyo yun yung makate na weeks kasi week 5 and week 6 hindi mo siya makakamot dun sa loob kasi may maintain mo yung hard cast na yon for 2 weeks. And since heal na yung sugat noon, hindi mo na siya kailangan linisin, kaya yon unremovable cast na, parang fiberglass siya na kulay green. And then on that week na observe ko na lumit na yung calf ko. Mapapansin mo. Kasi nga parang magte-turn into fats yung dating muscle ng calf mo. Mga exercises, yung mga leg raise, yung movement ng hip, yun yung mga pwedeng exercises dun sa week 5 and week 6 ko. Abang hinihintay yung 2 weeks. And then, nag-start din ako ng pull-ups sa rubber. Kasi, yung first na pwedeng gawin, I think on week 9 or week 8, ay pwede na ako mag-swim. So, I'm preparing this rubber na pang-pull para pampalakas lang ng upper. Tsaka, para may para pampapawis na din kasi nga while waiting on the week 5 and week 6. Right now nasa week 7 na tayo and entering week 8 na, magto 2 months na, and check up call at kay Doc Bay on the week 8, and sabi niya i-clear niya ako for swimming, and I'm excited kasi swimming naman is iingatan mo lang doon yung paano ka tatalon doon sa pool or papasok doon sa swimming pool. Pero while doing the swimming, kasi dahil naka-float ka naman, yung Achilles mo, naka-float siya. Wala masyadong impact. And bawal lang sigurong i-kick, magbuboy na lang, and you just use your arms to do swimming. And I'm excited for that, no? So week 8. Then after 2 weeks nga, no? Tinanggal ni Doc yung fiberglass na cast na nasa neutral position. Tapos first time ko makita uli yung sugat. Meron pa siya mga langib-langib noon, pero mga dead skin sa buong paa. And then pinahugas niya, and then ang nag-order na rin siya na mag-start na ako ng rehab nung week 6. Naka 3 sessions na ako ng rehab dito sa Medical City Clark, more on stretchings, mga tents, mga electronic, nag-invest din for pain down, although wala naman masyadong pain. Meron siyang konting swelling nung tanggalin yung cast. Kaya pina-selicoxib ako for swelling, not for pain. So yun, okay naman yung dun sa rehab. Madami ako natutunan ng mga technique on how to stretch na in a safe way, no? Yung mga safe way na hindi siya ma-re-rupture, kasi yun yung ayaw nating mangyari, yung magkaroon ng re-rupture pag na sobrahan. Pakita ko sa inyo yung itsura ng wound
ngayon para malaman nyo paano na siya ngayon. Yan. Yung sugat. Kita ba? Yan yung sugat. Medyo madilim. Ayan siya. Yun. Malinis na. So, yun yung itsura nung sugat. Right now, yung feeling niya matigas. Para siyang bato. So, yun yung ayusin. Yun yung gagawing flexible ulit sa mga series of rehab. Tapos, yung range of motion niya, yun nga, ma-observe mo na kulang. Na, kung dati na-stretch mo siya ng todong ganon, ngayon parang hindi mo na siya mabanat kasi nga dahil dun sa surgery, no? So, sabi ni Doc Bay on the week, after a month, siguro on the 12 weeks, pwede ko na ako mag-start ng spinning sa bisikleta. Pero yung run, medyo matagal. Siguro abot ng 6 months to 1 year yung running kasi may weight bearing yun. At, yun yung pinaka-last. Sabihin na natin 1 year siguro ang bago ako makabalik sa running ulit. Pero okay naman. Tiyagaan lang ulit kasi hindi mo siya pwedeng madaliin kasi sayang naman yung ano, kung marirapture siya dahil minadali mo, binomba mo kaagad, niloadan mo siya kaagad, sayang naman yung ilang months, ilang weeks na nakuha mo na sa healing kung magiging rirapture ulit. So I'm just enjoying my time here, nakalive pa rin ako. Enjoying my time with the kids. Medyo tumaba ako ng konti. Nasa diet ako ngayon ng wife ko. Vegetables lang pag gabi para hindi masyadong mag-gain dahil nga hindi pa ako nakaka-spin, hindi pa ako nakaka-run. And I'm excited dun sa swim ko on the week 8. So tomorrow, meron ulit rehab sa Medical City. Babalik uli ako doon to do yung mga sessions namin doon, mga stretching, mga electronic kuryente na nilalagay nila. Pwede naman. Nakakatayo na din pala ako. Nakakatayo ng wala yung boot, yung diretsong tayo na meron siyang konting weight bearing, mga 25%. Pero, tas nalalakad ko din siya ng konti. Pero yun nga, masakit kapag tumagal na. So, gaya nga na sabi ko, huwag munang biglaan, dapat dahan-dahan muna. So, that's the update for week 5, 6, and 7. Dahan-dahan, baby steps ulit. And ganito pala to, tiyagaan talaga. Hindi siya pwede ng ano, mabilisan dahil tendon siya, hindi mo siya kontrolado. Hindi siya tumutubo, alam mo yun, mabagal. Hindi siya muscle kasi. It's a tendon, kaya ano yun, sobrang tagal ng process. And ang dami kong natutunan dito sa injury nito. About life. No? Dito sa journey natin sa ruptured Achilles. I will give you more updates. Sana after 2 weeks kapag naka-swim ako ulit, update ko kayo. Thank you.